Napakaganda talaga nitong kwento ng Ibong Adarna. Tungkol sa paghahanap ng mga prinsipe sa mahiwagang Ibong Adarna na may kakayahang makapagpagaling sa ama nila. At sa dinami-dami ng sumubok, ang napakabuting si Don Juan ang makakapag-uwi sa Ibon. Pero alam nyo, ang hindi alam ng marami, noong gabing nasa bundok Tabor si Don Juan para hulihin ang Adarna, may isa pang taong naroon. Siya ang makakatapat ni Don Juan. Siya si Don Tu. Sa kanilang paghaharap ni Don Juan, sino kaya ang magtatagumpay? Sino ang may mas mataas ang probability na manalo? Ano nga ba muna ang probability? Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap, isip plus tsaga equals madali. Gaya ni Don Juan at ng iba pang prinsipe, hangad din ni Don Tu na mahuli ang Ibong Adarna para mapagaling ang kanyang lolo. Marami nang sumubok pero nabigong mahuli ang ibon dahil sa kapangyarihan nito. Pero buo ang puso ni Don Tu. Subalit, nang makarating siya sa kinaroroonan ng ibon, di niya inaasahang naroon din si Don Juan. Sino ka? Ako si Don Juan. Ikaw, sino ka? Ako si Don Tu. Marahil ay nandito ka para sa Ibong Adarna. Tama ka dyan. At dahil ako ang nauna dito, kapag nakatulog na ang Ibong Adarna, iuuwi ko na siya sa amin. Teka. Mukhang nagkakamali ka yata, Ginoo. Ako ang unang nakatungtong dito at ako ang may karapatang mag-uwi sa Ibong Adarna. Ginoo, nagkakamali ka dyan. Ako ang nauna dito. Kanina pa ako nandito. Bigla kang dumating, tinitignan ko yung ibon. Ako ang nauna. Sandali! Ibong Adarna! Paano naman ako makakatulog eh? Ang iingay niyo. Ano bang problema niyo? Pasensya na po. Ito po kasing si Don Tu. Siya raw ang nauna rito at siya ang uuwi. Kasama kayo. Totoo naman eh. Nauna ako dito, kaya ako ang mag-uwi sa'yo. Hindi. Ako ang nauna rito. Hindi. Ako! Sandali! May naisip ako. Mabuti pa ay magbato-batopi kayo. Sang-ayon ako dyan? Bato-batopi? Ako'y isang marangal na prinsipe at ang nais ko ay patas at walang dayaan. Paano ko masisiguro na walang daya yung bato-batopik na yan? Walang daya ang magaganap. Dahil pare-pareho lang ang probability ng pagpipilian nyo. Teka. Probability? Anong probability? Probability. Chance. Chansa. Chansa na mangyayari ang isang bagay. Kunyari, uulan ba ngayon o hindi? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Dalawa ang pagpipilian nyo. Uulan o hindi. At sa bato-batopik naman, bato man o papel o gunting ang piliin nyo, tatlo lang ang pwedeng mangyari. Manalo, matalo, o tumabla. Lahat ito'y may 1 out of 3 chances na mananalo. Kaya out of 3 chances, kasi may tatlong posibleng mangyari. O number of outcomes. Payag na ako sa hamon na bato-batopik. Ako man ay sang-ayon din.
kaya simulan na natin to nang magkaalaman na kung sinong may karapatang mag-uwi sa Ibong Adarna. Sadyang nagkakainitan na ang dalawang prinsipe at handa nang tapusin ang pagtatalo sa pamamagitan ng Bato-Bato-Pik. Sino kayang mananalo? George, laro tayo! Next time na lang, nagbabasa pa ako eh! Sige na! Next time na nga lang! Pwede mo naman yan gawin next time! Sige, ganito na lang. Nakikita mo ang hawak kong die? Pag nahulaan mo ang lalabas sa die pag hinagis ko ito, hindi na kita istorbohin. Pero pag mali ang hula mo, maglaro tayo! Patingin nga niyan. Pula, dilaw, bughaw, berde, lila at puti. Anim na kulay ang pagpipilian. Ayoko. Bakit? Ayokong tanggapin ang hamon mo. Bakit naman? Dahil maliit lang ang probability na mananalo ako. Kahit anong piliin ko na kulay sa anim na yan, 1 out of 6 lang ang probability na manalo ako. Kaya, ayoko! Teka nga, paano ko patataasin ang probability na lalabas na gusto mong outcome? Magandang tanong yan. May naisip akong paraan. Ano yan? Ito ang gagamitin nating die. May 5 side ng paborito kong kulay, lila, kaya't 5 favorable outcomes o chance na makuha ko ang gusto ko. Kaya ang probability na makukuha ko ang lila ay 5 out of 6. E paano ako? Huwag kang mag-alala. Maisa ka pang kulay na pwedeng piliin. Meron ka pang 1 out of 6 probability na makukuha mo ang puti. Teka, mas mataas ang probability ng lila mo. Eh, di ba gusto mo maglaro? Sige na nga. O sige, pili ka na. 1, 2, close eyes. Go! Ah! Talo ka! Magsisimula na ang pagtutuos ni na Don Juan at Don Tu para malaman kung sinong makakapag-uwi sa Ibong Adarna. Daan na ako, Don Juan. Simulan na natin. Pareho tayong may chance na magkaroon ng 3 posibleng outcomes, tama? Tama. Papas ang laban. 1, 2, 3! Bato, bato, pik! Tabla! Bato, bato, pik! Tabla ulit. Bato, bato, pik! Ha! Panalo ako! Panalo ako! Panalo ako! Yes! Vic, George, Jai, halika yung may papakita ko sa inyo. Ano yun? Basta! Nakikita nyo ba yung 10 itlog na yan? Oo naman. Eh, ano naman ang gagawin mo dyan? Papakita ko sa inyo ang aking bagong magic trick. Mabuhay, magic! Sige nga! Ako bahala, wait lang.
siyam na puting itlog at isang kayumangging itlog. Tatakpan ko ito ng kahon. Kahit nakatakip at di nakatingin, makukuha ko'y kayumangging itlog pa rin. Imposible! Hep, hep, hep! Hindi imposible. Dahil sa 10 itlog na yan, ang isa ay kayumangging itlog. Ibig sabihin, may 1 out of 10 chance akong makuha yung kayumangging itlog. Nagiging imposible lang ang isang bagay kapag may zero probability ka. Kaya, hindi imposibleng makuha ko yung kayumangging itlog. Okay, fine. Hindi imposible. Pero maliit ang probability. 1 out of 10, samantalang 9 out of 10 ang probability na puti ang mabunot mo. Tignan natin. Sige nga. Dapat kayumanggi, ah. Tatakpan ko ito ng kahon. Kahit nakatakip at di nakatingin, ang makukuha ko'y kayumangging itlog pa rin. Ha! Uy! Uy! Kayumangging! Kayumangging itlog! Galing nga! Naniniwala na ba kayo sa aking mahika? Patingin nga! Wait! Ay, wait! George! Ah! Mahika pala! Ay, nako! Iki boy! Akala ko ba 1 out of 10 ang probability, ha? Oo nga eh. 10 kayumanging itlog ang nasa loob niyan. Ay. Ibig sabihin, may 10 out of 10 chances akong makuha ang kayumanging itlog. 10 out of 10, which is equal to 1. At pag equal to 1 ang probability, sigurado ang isang particular outcome. Tama ka. Actually, kaya ako lang naman ginawa to para ma-explain sa inyo kung anong ibig sabihin ng probability. Binabati kita, Dontu. At dahil dyan ay pinapaubaya ko na sa'yo na iuwi ang ibong Adarna. Maraming salamat din, Don Juan, sa isang patas na pagtutuos. Salamat din. Salamat. La 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 ko mapigilan makatulog la 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 la. Ako. Kailangan labanan ng antok. Ang kalamansi ang aking panlaban. Ang asim nito ang sang makakapagpagising sa akin. Naku! Nahalo yata yung kalamansi sa mga dala kong maliliit na prutas. Alin dito? 8. 8 ang dala kong mga maliliit na prutas. Pero isa lamang dito, ang kalamansi na panlaban ko sa antok. May 1 out of 8 na probability na mapipili ko ang kalamansi. Samantalang may 7 out of 8 na probability naman na magkakamali ako. Pero kahit maliit ang chance ko na mapili ang kalamansi. Pahala na. Dahil sa asim ng kalamansi, nanatiling gising si Don Juan. A
At ginising rin niya si Don Tu. Asim! Don Juan, maraming salamat. At kahit na nalo ako sa bato-bato pick, ibibigay ko sa iyo ang tsansa na mauwi ang ibong Adana. Ha? Maraming salamat, kaibigan. Maraming salamat din. Iba-iba ang levels ng probability. May mataas ang chance. May maliit ang chance. May equal chances. Tingnan nga natin tong probability line. O sige, simulan natin sa zero probability. Ito ang imposibleng lumabas o mangyari. Parang pagkuha ng 7 sa isang die. Tingnan natin ha. Walang 7. Imposible. Sunod naman ay yung may chance pero maliit lang. Parang pagdapat ng araw nitong spinner sa yellow. Maliit ang chance dahil maraming iba't ibang pagpipilian. Diba? Siyempre, ang gusto ko ay yung pantay na pagkakataon. Even chance. Parang sa toss coin. Pantay lang ang chance ng head, tail. At dalawa lamang ang pagpipilian. Meron namang mataas ang probability. Ang pagbunot halimbawa ng itim na bola sa 10 bola dito. 8 out of 10 dito ay itim. Kaya mataas ang probability na itim ang mabubunot ko. O, diba? Itim yung nabunot ko. At ang huli, ang pinakasigurado. Yung wala kang pagpipilian. O kung meron man, gaano man karami, pare-pareho lang ang pagpipilian mo. Gaya ng pagpili ng berdeng lapis sa kumpol ng berdeng lapis. Basta tandaan, madalas ipinapakita lang sa atin ng probability ang mga posibleng mangyari. Pero hindi ang siguradong mangyayari. Dahil sa tapang at kabutihang loob, naiuwi ni Don Juan ang ibong Adarna sa kanilang kaharian. Sa wakas ay gagaling na ang ama niya sa tulong ng awit ng mahiwagang ibon. Samantala, si Don Tu naman ay... O Benito! La, nabigo po ako sa aking paglalakbay. Hindi ko po nakuha ang ibon, pero may nakilala po akong isang kaibigan at nangako po siyang ipapahiram niya sa akin ng ibong Adarna. Maraming salamat, Benito, aking apo. La, may pasalubong nga po pala ako sa inyong mga perlas. Ang gaganda ng mga perlas, apo. Sa akin ba yan lahat? Lola, pasensya na. Iisa lang po ang sa inyo eh. Marami pa po kasi akong pagbibigyan. Ibigay mo na lang yan sa mga kaibigan mo. Talaga po, Lola? Masaya na ako, apo, na nakauwi ka ng ligtas. Salamat po, La. Kwentuhan kita sa ibong Adar. Sige po, La. Ano po iyo? Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matiyag ka matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay ka.